Hello guys, nagtataka kayo kung bakit nakamask kami. Nakamask ako. Hirap pala buong araw magmask. Kailangan ingatan yung sarili. Hirap na magkasakit. Paglabas sa mamili, magmas. Ngayon dito sa loob ng bahay, magmamas. Gagawa ng mga pagkain. Magmamas. Magmamas ka na. Lahat ng mga pinagamit, lahat ng paper bag. Tapos ito. Gamit yung plato na ginagamit din namin. Ano mag-ingat? Mag-uho ka, matamas. Hirap mo matamas. Yung mas namin maubos na ako. Hirap pala ng ganito. Hirap ako maghina. Pag naka, nagtulog, nakamaska rin. Minsan, maiwasan, tatanggalin. Maglinis ka, nakamaska. Saan ka magpunta sa Pilipinas, maraming pa rin maraming kaya iingat ako kasi madali akong kapitan. Madali akong kapitan pagka malingin ako. Kaya yung mga OFW na nasa ibang bansa, kailangan yung mag-ingat kasi mahalaga yung kalusugan natin. Kapag tayo yung magkapasakit, walang mag-aalaga sa atin dito sa ibang bansa kung hindi tayo lang. Mabuti kung may kasama ka na pero kung yung kasama mo rin na may nagkakasakit, na kumahirap na. Kaya kailangan mag-ingat dito sa ibang bansa. Lalo-lalo na yung maraming affected na COVID. Hirap pa naman. Tapos sabihin ng mga sa Pilipinas, madali lang yung trabaho namin dito. Hindi ah. Ngayon, ewan kung makaka-uwi. Hirapan na kami mag-ano sa ano namin. Tapos ganito pa, mangyari. Hindi na makaka-uwi. Buti naka-vaccine ako ng booster. Kasi kailangan yun pagka umuwi ka. Kailangan yun yung booster, yung third dose na vaccine. Kasi sabi doon sa na mahirap daw yung magpa-booster. Ang daming lumalabas na sakit. Totoo naman. Kasi 3 days na ako, o 4 days na ngayon,
first day ng vaccine ko, tapang ng ano, ng gamot. Grabe ang tapang ng gamot. Kasi natamaan agad ako, sumakit yung ulo ko, nihilo ako. Tapos yung ano ko dito, parang may ubo ako. Buti nga, mayroong ano, kailangan mong uminom ng Panadol. Na six, every 6 hours, Panadol, inumin talaga para ano, yun ang gamot namin dito sa ibang bansa, dito sa Middle East. Panadol lang. Saka kailangan namin yung vitamin na wala, nanganga. At kaya marami ng effective na Pilipina dito sa ibang bansa na kahit ay ayaw namin o takot kami pero wala kami magawa kasi nandito kami magtatrabaho sa kanila. Hindi naman pwede na iwan na lang namin ang ganun-ganun. Kailangan namin din na magtrabaho, magmuto para sa kanila. Kaya lang, mabing ingat kami. Eh, yung mga ano nila, hindi namin ginagalaw, hindi namin binilinis, nasa loob lang sila, ganun. Pero dito naman sa kusina, hindi sila pwede pumunta kasi dito kami laging pumupunta. Dito kami naglilinis, dito kami nagluluto, kaya kailangan na huwag silang pumunta dito. Kasi mahirap na hindi namin alam kung saan umahawak, di ba? Kaya konting tiis-tiis lang mga ka-OFW ko. Ganito talaga, wag na kayo magtaka. Kasi kahit sa Pilipinas, ganun din. Hindi mo rin maiwasan yung COVID, yung virus. Ewan kung bakit nagkaroon tayo ng ganito. Sabi pa ni Duterte, wag daw basta-basta magpa-booster. Kailangan namin yan, hindi kami makauwi ng hindi naka-booster, hindi naka-third dose. Kailangan namin yan, mga OFW. Kung hindi ka man magbabaksin dito, hindi kami makauwi. Paano na? At saka kailangan namin yan sa ano namin, sa Tawakal na. At kung saan kami, kung lalabas kami sa ano, mamili, hindi kami makapasok sa mga mall at sa mga grocery kasi kailangan yun ipakita sa pakita yun doon na naka ano sa Tawakal na namin. Kaya kailangan din namin yung third dose na vaccine. Mahirap na. Kaya ito ngayon nagtitiis paano maka-recover. Minsan sumasakit yung ulo namin. Ewan kung bakit nagiinom naman kami ng vitamins, nagiinom kami ng gamot, nag-iingat naman kami lagi, pero hindi pa rin maiwasan. Itong virus na to ngayon, sa hangin na kumakapi, sa hangin talaga yung siguro lumilipad yung virus. Kaya ito ngayon, lagi kami malinis. Lagi kami naliligo, laging may alcohol. Ayun, lagi lang kami nasa sa kwarto namin. Yung OFW na nasa ibang bansa, lalo nang dito sa Jeddah, karamihan na tamaan na ng COVID. Kaya nakakalungkot lang kasi yung iba, kahit na may COVID, na may sakit na, nagtatrabaho pa rin. Yun ang pinakamasakit sa amin. Kasi lahat sila, sino ang gagawa? Hindi kami pa rin. Kung hindi kami magluluto para sa amin din, walang mag-aasikaso sa amin kung kami ay magkakasakit. Pasalamat lang kami na sana. Ang dobling ingat namin na huwag na na kami hindi na makakahawa sa kanila. Hirap na kung kami ang magkakasakit. May sakit na nga sila, tapos magkakasakit din kami. Paano na? Kaya ngayon, lahat ng ginagamit nila, lahat ng ginagamit namin, ito,
lahat ng paper cup, saka plastic. Yun ang pinapagamit namin sa kanila. Tapos kami naman, yung ano namin, mga plato namin, hinugasan namin din, pinaligyan namin ng konting detol. Yun ang ano namin. Kasi mahirap na. Eh minsan, hindi maiwasan. Kaya, kayong mga ka-OFW ko, nasa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Middle East, sa Jeddah, sa Riyadh, kahit sa isang sulok ng mundo, marami pa rin COVID na virus yan. Mag-iingat po tayo. Talagang hindi natin maiwasan yan. Kailangan ingatan yung sarili kasi malayo tayo sa pamilya natin. Iwasan yung paglabas-labas na makihabilo sa ibang tao o sino ba. Kailangan mong magmas talaga at saka yung gloves. Ito, para kung saan kayo hahawak, eh hindi mo maiwasan na hindi mo naman alam kung saan sila humawak, kailangan mo may gloves. At saka, pagkatapos ng maglinis, pagkatapos ng ano, pumasok ka sa kwarto, kailangan mo tanggalin to, tapos paribago na naman suot. Kaya, ayun. Kaya ngayon kami, nagdodobling ingat kami ngayon, lalo-lalo na yung kasama ko, siyang naglilinis, yung bagong ano ko dito, kasama ko. Sabi ko nga, dobling ingat tayo, be. Kasi wala kang mag-aalaga sa atin kung tayo magkakasakit. Kaya ayun, sa mga OFW ko, ingat, sobrang-sobra ang pag-aalala ng mga kapamilya natin sa ibang bansa. Kaya tayo ngayon dito, ingat po tayo. Ayan. Salamat sa panonood ng video ko. Ito ay inaano ko lang kung ano ang kalagayan namin dito sa ibang bansa, yung mga katulad kong OFW. Salamat, maraming salamat. May continue po ako ito sa i-vlog ko araw-araw yung kung ano nangyayari sa amin dito. Thank you. Maraming salamat sa mga kapatid ko at sa mga ka-OFW ko. Laban lang. Kaya natin to.